Hello guys, magandang araw. So today meron tayong isang beam spot 280 na moving headlights. So ito guys, ang problema ng ating moving head is walang lights on or hindi mag-on yung kanyang bulb. Kaya kailangan natin siyang i-check kung bakit hindi nag-on yung bulb niya. So ito guys, una ito sa may dito sa part na to is nandito yung kanyang power supply at yung display at yung igniter na nagbibigay buhay sa ating bulb. So possibly din naman na nagkaroon ng problema dyan kasi dyan ang galing yung supply sa bulb natin. So sa pag-check ng ganito guys is doble ingat lang kasi yung output ng igniter is napakalakas ng voltage niya. Kapag tinister natin is aabot siya around 280 volts DC direct current. Imagine yung 280 volts para mapailaw niya yung bulb. So sobrang lakas ng voltage na inilabas dito sa igniter. So dito naman sa kanyang upper part is nandito yung kanyang mga motor. So sa ganitong klaseng beam or moving head is ito yung version na napakaraming design. Kaya ganyan yung structure niya. Yan. Itong isa-isang mga motor na ito is nagko-control doon sa mga lens na dadaan dito sa dadaanan ng ilaw. Kaya nag-iiba yung kanyang forma. So ito yung bulb niya. Ito yung hindi na umiilaw. So try natin siyang palitan ng bago. Kung aandar is may problema talaga itong bulb na ito. So ang moving head is medyo may kamahalan yung presyo niya. Range ito around 20,000 pataas, depende sa brand at depende sa model at yung kanyang specs na din. So sa model na ito is ito yung beam spot 280. Yan yung kanyang board. Dito kinokontrol lahat ng kanyang mga moves. So dito nanggaling yung mga stepper motor natin. Yan kung makikita nyo yung itong mga apat na wire is papunta yan sa mga motor niya. So kapag ang board na ito na ang masisira is talagang wala na talaga siyang hindi mo talaga na siya magagamit kasi nga hindi mo na makontrol at hindi na siya magalaw ng ating controller. So napaka-importante po ng board na ito kasi dito nakakontrol lahat ng kanyang movements. So ito guys, dito nakalagay yung iba't ibang pattern ng makikita natin sa ilaw niya. So yan, nakalagay dito yung kanyang mga pattern para kapag siya na yung gagamitin is pupunta siya doon sa gitna kung saan naman din doon dadaan yung light galing dito sa likod. So ito guys, huwag na nating patagalin to para masiguro mo na talaga na yung bulb ang may problema kasi medyo may kamahalan din naman yung bulb niya na around mga 4,000. So kung bibili ka ng bulb na hindi naman yun yung sira, so sayang naman. So, ang pinaka the best way naman na gagawin natin is hiramin muna yung kapares ng bulb ng beam na ito kasi kadalasan sa bumibili ng mga ganitong lights is dalawa siya, may pares siya kasi hindi naman maganda kung isa lang yung ilaw mo na ganito. So, itong gagawin mo, yung normal na bulb, yung umiilaw na bulb is ipapalit po dito sa bulb na hindi na umiilaw. Para ma-check at masiguro mo na bulb talaga yung problema, saka ka lang bibili ng bagong bulb. So, yun yung technique dyan para maiwasan yung maling pag-detect ng problema at iwas sa gastos na din. So ngayon, meron tayong bagong bulb dito kasi itong bulb natin at tinesting natin doon sa ibang kagaya niyang beam is hindi siya umiilaw. So, ibig sabihin, is problema talaga tong bulb na to. Ayan. So meron tayong bagong bulb at ito yung ikakabit natin ngayon. So yan siya guys, may naka lagay dito na brand at
mayroong nakalagay din na 280 or R10 yung kaniyang level. So ganyan yung itsura ng bulb natin. Ayan. So nasa gitna yung ilaw talaga. At kapag testiran mo tong bulb na to, is hindi mo marireading ng anong ohms niya kasi hindi nagkadikit yung kaniyang mga terminal. Ayan. Kaya hindi siya pwedeng itester. So ngayon is ipapalit na natin itong bulb na to. So una, kunin mo yung bulb. Ayan. At itong kanyang wire. Ayan. So ito guys, tanggal na yung bulb. Napakadali lang yung tanggalin. At ibalik natin yung bago nating bulb. Yan, so make sure na nakalagay siya sa saktong posisyon kasi meron siyang mga metal dito na guide kung saan siya naka-position ng maayos. So, yan. Napakadali lang ng palitan ng bulb sa ganitong klaseng moving head. Pero yung ibang brand talaga yung sa mga Beam 230 is mahirap yung pagtanggal ng bulb kasi kailangan mo pang tanggalin dito lahat ng kanyang blower para ma-access mo yung mga screw sa bulb. So dito is napakadali lang. So ang gagawin natin ngayon is atin siyang i-on para ma-check natin kung okay ba yung bulb na ginamit natin. So ito guys, i-try na natin i-on yung. So, yung process na yan is natural lang yan pag on natin is mag-i-initialize lahat ng kanyang mga motor para ma-set niya kung saan siya yung mga limit ng kanyang motor is ma-reach niya yun. So, makikita natin dito sa display, yan is nag-loading pa yung kanyang mino. So, meron na tayong lights, yan. Napakalakas. So yun, naka-auto lang siya. So yan guys, bagong bulb. Siyempre, napakalakas yung ilaw niya. So dyan is makikita natin yung kaniyang mga motor. Yan. Blower, yung kaniyang mga lens is gumagalaw. So yun lang guys, at sana is may natutunan kayo sa video natin ngayon. At huwag kalimutang mag-support, mag-subscribe sa ating channel para sa marami pa nating mga video tutorial.